Paalala, ang mga kwento na inyong masasaksihan dito ay hango sa aklat na kung tawagin ay apokrifa. Ilan sa mga pangunahing karakter ay hango sa Biblia. Ang mga kwento ay halintulad ngunit ang karamihan ay detalyadong hindi mababasa sa aklat ng Biblia. Karapatan ng mga Kristiyano at ninuman na marinig ang kwento na ito, maimbestigahan at mapag-aralan upang mapag-alaman kung ito ay may katotohanang naganap o isang literatura lamang. At nang itiningin ni Adan at Eva ang kanilang mga mata, ay nakita ang kanyang balbas at narinig ang kanyang kaibig-ibig na salita, ang kanilang mga puso ay lumambot sa kanya. Pinakinggan nila siya at napaniwala silang totoo siya. At sa palagay nila ay totoong anak nga niya sila. Nang kanilang makita na ang mukha niya ay parang kanilang mukha at nagtiwala sina Adan at Eva sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan niya sa kamay sina Adan at Eva at sinimulang ilabas sila mula sa yungib. Datapwat nang makalabas sila sa di kalayuan doon, alam ng Diyos na nalupig sila ni Satanas at inilabas sila bago matapos ang 40 araw upang dalhin sila sa isang malayong lugar at upang lipulin sila. Nang magkagayoy ang salita ng Panginoong Diyos ay muling dumating at sinumpa si Satanas at pinalaya siya sa harap ni Adan at Eva. At ang Diyos ay nagsimulang magsalita kina Adan at Eva na sinasabi sa kanila, "Bakit ka lumabas sa yungib patungo sa lugar na ito?" Nang magkagayoy sinabi ni Adan sa Diyos, "Lumikha ka ba ng isang lalaki maliban sa akin? Sapagkat nang kami ay nasa yungib, ay biglang dumating sa amin ang isang matandang-matandang lalaki na nagsasabi sa amin, 'Ako ay isang sugo mula sa Diyos sa iyo, upang dalhin ka at ibalik sa isang lugar ng kapahingahan.' At kami ay naniniwala, O Diyos, na siya ay isang sugo mula sa iyo, at kami ay lumabas na kasama niya. At hindi namin alam kung saan kami niya isasama." Nang magkagayoy sinabi ng Diyos kay Adan, "Kita mo, iyan ang ama ng masasamang sining na naglabas sa iyo at kay Eva mula sa halamanan ng ginhawa. At ngayon sa katunayan, nang makita niyang ikaw at si Eva ay nagsama sa pag-aayuno at pagdarasal at ni hindi ka lumalabas sa yungib bago ang katapusan ng 40 araw, nais niyang gawing walang kabuluhan ang iyong hangarin upang sirain ang iyong ugnayan sa isa't isa upang maputol ang lahat ng pag-asa sa iyo at ihatid ka sa isang lugar kung saan maaari niyang wasakin ka. Sapagkat hindi niya magawa ang anuman sa iyo maliban kung ipinakita niya ang kanyang sarili na katulad mo. Sa makatuwid, siya ay dumating sa iyo na may mukha na katulad ng sa iyo. At nagsimulang bigyan ka ng mga salaysay na parabang totoo ang lahat. Ngunit ako, sa awa at sa pag-ibig na mayroon ako sa iyo, ay hindi pinayagan na sirain kanya at pinalayas ko siya sa harap mo. Ngayon sa makatuwid o Adan, kunin mo si Eva at bumalik sa iyong yungib at manatili ka roon hanggang bukas ng 40 araw. At paglabas mo, pumunta ka sa silanganan sa pintuang bayan ng hardin." Nang magkagayoy sumamba sina Adan at Eva sa Diyos at nagpuri
at pinagpala naman sila sa pagliligtas na dumating sa kanila mula sa kanya, at bumalik sila patungo sa Yungib. Ito ay nangyari sa gabi ng 39 na araw. Pagkatapos, sina Adan at Eva ay tumayo at masigasig na nanalangin sa Diyos upang mailabas mula sa kanilang pagnanasa ang lakas, sapagkat ang kanilang lakas ay lumayo sa kanila sa pamamagitan ng gutom at pagkauhaw at pagdarasal. Ngunit pinuspos nila ang buong gabing iyon ng pagdarasal hanggang umaga. At sinabi ni Adan kay Eva, "Bumangon ka, puntahan natin ang silangan na pintuang bayan ng halamanan tulad ng sinabi sa atin ng Diyos." At sinabi nila ang kanilang mga panalangin tulad ng nakagawian nilang gawin araw-araw. At sila'y lumabas sa yungib upang makalapit sa silangan ng pintuang bayan ng hardin. Nang magkagayoy tumayo sina Adan at Eva at nanalangin at nagsumamo sa Diyos na palakasin sila at padalhan sila ng isang bagay upang mapunan ang kanilang gutom. Ngunit nang matapos na ang kanilang pagdarasal, na natili sila sa kinaroroonan nila sa pamamagitan ng kanilang nauubos na lakas. Nang magkagayoy muling dumating ang salita ng Diyos at sinabi sa kanila, "O Adan, bumangon ka, humayo ka at dalhin mo rito ang dalawang igos." Nang magkagayoy bumangon sina Adan at Eva at nagpunta hanggang sa makalapit sila sa yungib. Ngunit si Satanas na masama ay naiinggit dahil sa aliw na ibinibigay sa kanila ng Diyos. Sa gayoy, pinigilan niya sila. Pumasok si Satanas sa yungib at kinuha ang dalawang igos at inilibing sa labas ng yungib upang hindi sila masumpungan ni Adan at Eva. Ninais niya rin nasirain ang mga ito, ngunit sa awa ng Diyos, sa sandaling ang dalawang igos ay naibaon sa lupa. Tinalo ng Diyos ang hangarin ni Satanas tungkol sa kanila at ginawang dalawang puno ng prutas ang mga igos na ito na sumakop sa yungib, sapagkat ibinaon ni Satanas ang mga igos sa silangang bahagi nito. Nang magkagayoy, lumaki ang dalawang punong kahoy at napuno ng prutas. Nalungkot si Satanas at sinabi, "Mabuti pa sanang naiwan ang mga igos na gaya nila. Sa ngayon, narito sila ay naging dalawang punong puno ng bunga. Nasa isip ko sana noong ibaon ko ang igos ay upang sirain ito ng buong buo at itago sila para hindi na makita pa. Datapwa't tinalo ng Diyos ang aking hangarin at hindi nais na ang sagradong prutas na ito ay mapahamak. At nilinaw niya ang aking hangarin at tinalo ang plano na aking binuo laban sa kanyang mga lingkod." Nang magkagayoy, umalis si Satanas na nahihiya ni hindi nagawa ang kanyang plano. Ngunit sina Adan at Eva, habang papalapit sa yungib, ay nakakita ng dalawang puno ng igos, natatakpan ng prutas at natatakpan ang yungib. Pagkatapos sinabi ni Adan at Eva, "Para sa akin ay naligaw tayo. Kailan lumaki ang dalawang punong ito? Para sa akin, nahangad ng kaaway na iligaw tayo. Sabihin mo, mayroon bang ibang kuweba sa lupa kaysa dito? Gayunpaman, o Eva, pumasok tayo sa yungib at hanapin dito ang dalawang igos, sapagkat ito ang ating yungib kung saan tayo naroroon. Ngunit kung hindi natin matagpuan ang dalawang igos dito, kung gayon, hindi ito ang ating yungib." Nang magkagayoy, pumasok sila sa yungib at tiningnan ang apat na sulok nito. Ngunit hindi natagpuan
ang dalawang igos at umiyak si Adan at sinabi kay Eva, "Dumating ba tayo sa isang maling yungib? O Eva, para sa akin ang dalawang punong igos na ito ay ang dalawang igos na nasa yungib." At sinabi ni Eva, "Ako, para sa akin ay hindi ko alam." Nang magkagayoy tumayo si Adan at nanalangin at sinabi sa Diyos, "Inutusan mo kami na bumalik sa yungib upang kunin ang dalawang igos at pagkatapos ay bumalik sa iyo. Ngunit ngayon, hindi namin sila masumpungan, O Diyos. Kinuha mo ba sila at inihasik ang dalawang punong ito? O naligaw ba kami sa lupa? O niloko kami ng kaaway? Kung totoo, kung gayon, O Diyos, ibunyag sa amin ang lihim ng dalawang punong ito at ng dalawang igos." Nang magkagayoy dumating ang salita ng Diyos kay Adan at sinabi sa kanya, "O Adan, nang inutusan kita upang kumuha ng mga igos, si Satanas ay nauna sa iyo sa yungib. Kinuha ang mga igos at inilibing sa labas, sa silanganan ng yungib. Iniisip na sirain sila upang hindi maghasik sa iyo ang mabuting hangarin, kundi para sa kanyang kapakanan lamang. Kung gayon, pinalaki ng sabay-sabay ang mga punong ito dahil naawa ako sa iyo at inatasan ko silang lumago at sila ay lumago na naging dalawang malalaking puno upang masapawang ka ng kanilang mga sanga at masumpungang magpahinga at upang ipakita ko sa iyo ang aking kapangyarihan at ang aking mga kamanghamanghang mga gawa. At gayon din upang maipakita sa iyo ang kabastusan ni Satanas at ang kanyang kasamaang gumagana magpakailanman mula nang kayo ay lumabas sa hardin. Hindi siya tumitigil, hindi kahit isang araw mula sa paggawa sa iyo ng kapahamakan, ngunit hindi ko siya binigyan ng kapangyarihan sa iyo." At sinabi ng Diyos, "Mula ngayon, O Adan, magalak ka dahil sa mga puno, ikaw at ni Eva, at huminga ka sa ilalim nila kapag ikaw ay nangagsawa at napagod, ngunit huwag kumain ng kanilang bunga o lumapit sa bunga." Nang magkagayoy, umiyak si Adan at nagsabi, "O Diyos, papatayin mo ba kami ulit o ihahatid mo ba kami sa harap ng iyong mukha at bawiin ang aming buhay sa ibabaw ng lupa? O Diyos, ipinamamanhi ko sa inyo kung nalalaman mo na mayroon sa alinmang punong ito na nakamamatay o iba pang kasamaan tulad ng unang pagkakataon ay alisin ang mga ito mula sa tabi ng aming yungib at matuyo sila at iwan mo kaming mamatay sa init, gutom at ng uhaw. Sapagkat nalalaman namin ang iyong kamanghamanghang mga gawa, O Diyos, na ang mga ito ay dakila. At sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ay makakalikha ka ng isa pang bagay mula sa isa pa nang walang hinahangad, sapagkat ang iyong kapangyarihan ay maaaring gumawa ng mga bato upang maging puno at ang mga puno ay maging mga bato."